is Maestro Calbong. Hi guys. So nandito tayo ngayon sa Caril, and it's my first time here to be here. At ito nga yung parang baluarte. It's another watchtower similar to that of Luna Leonian, yung baluarte doon. I don't know how it is, pero ito yung sa somewhere in Carlatan. So, yan. Dito tayo ngayon sa Caril. It's basically, hindi naman siya abandoned kasi may nakita akong sasakyan doon. But definitely the area is not, hindi na siya na-maintain. Yeah. And this section, it's kind of old. Old na talaga. Hindi na siya nagagamit eh. But I could see from the restroom over there, parang siyang bago-bago pa lang eh. Kasi the paint, parang bago pa yung paint ng restroom. And there is a projection light here nakalagay dun. So I was just really curious about this watchtower, kasi ito yung nakikita ko somewhere sa mga post. And yeah, the view is a little bit, it's pretty good. The smell though is, I could smell the ocean breeze. Alam mo yung magkahalong amoy ng dagat at lansangs. Okay pa rin, malinaw yung tubig. The sand is gray, parang yun sa anon. Sa banglaw. So, it's a cove. Kumbaga cove siya. It's a cove. Hindi pa lang kung may tao dito, pero feeling ko may tao. Kasi may sasakyan eh. May sasakyan po dun. Ito yung parang view of Jesus Christ. Ito yung nakikita kong picture pagka low tide. May nakikita kong ano dito eh. Some people who have taken their pictures here. Ito siya. Okay. Well, Caril. Hindi naman siya abandoned eh. Although super old na tong facility nila, hindi na siya na-maintain. So there is a stage in here. There is a view of the sea. And basically, that's part of Poro. Over there. Dito rin. Sa Poro yan eh. And medyo mainit pa. Siguro maganda dito pag nagsa-sunset view. So overlooking talaga yung dagat. Tapos dito nakikita talaga yung sunset. Not bad. Welcome to Caril. Kung sana maganda dito kung na-maintain. Kahit na ganito na pandemic, I think some people would still come here to, you know, to have a view of the sun. So dito na upo muna tayo. Init. So sa paglalakad ko kanina, kasi galing ako ng Lorma to withdraw at magpadala dun sa Palawan, and I was able also to buy, and na-discover din akong bagong milk tea shop. But today they only had the smoothie, pero masarap yung smoothie nila. It's mango. Ito yung Crafty LU. Yan o, Crafty LU. So okay siya, masarap siya. Actually this is mango smoothie. Meron siyang pearls din. And sakto lang, hindi siya matamis. Sakto yung lasa niya. Talaga, feeling ko walang masyadong sugar kasi they, yung natural na mango yung nilagay nila. I mean, yung ripe mango. So, it's really good. I like it. Crafty LU. So, it's along Carlatan Highway. National Highway, Carlatan, San Fernando City, La Union, malapit sa Lorma, somewhere near Coca-Cola. Okay. Yan, yung Crafty kung gusto nyo pumunta dyan. So, Brew Authority, tsaka yung Crafty. Which one? Okay, sige. Masarap din siya, actually. At sa aking paglalakad, napadpad ako dito sa Caril. And,
This is a simple vlog po. Para makita ko lang sa inyo yung area. Itong watchtower na to. Kasi I've been curious since I saw it. Dun sa Facebook page. Parang ang ganda nga. Yun sa post ni Lucano. So, I was kind of curious about it. Kaya habang naglalakad, di niretso ko na yung Karel, just follow the beach rock. Sabi doon, yun pala yung mismong Karel pala yun. So, yeah. It's pretty good here. So, I hope you could visit here. Wala namang masyadong tao, walang restrictions, I guess. But, of course, you have to consider na it's really hard to come here, travel. Siguro kung malapit lang kayo sa area na to, you can drop by. See for yourself. Kasi maganda yung view eh. Nakikita mo yung sun, and then there's parang monument yan. Ganda. It's a cove. So, masarap magmuni-muni siguro dito during sunset. Ito po yung Karel. So, as I remember, yung estudyante ko, tumira dito eh. Korean student, si Kim Jong-soo. Before, I don't know if he can remember this place. Pero, that time kasi I was in Cebu City and I couldn't see him here for 2 years kasi ako sa Cebu and I couldn't accompany him here. He studied in Lorma before, so feeling ko yeah, he stayed in one of those units. So yung sasakyan din pala dito. Okay. Let's try to find out what is inside. Hello po, tabi-tabi po. So ito po yung watchtower. I don't know how it looks. Hello. Tabi-tabi po. Ito po sa loob. So scary. Tabi-tabi po. So basically napabayaan din siya. Okay. Kasi it's just, diba? I think this was good before. It's a watchtower. Okay. So definitely, area na to medyo, I cannot say anything. It's just a waste of, you know, attraction. Kasi maganda rin din sa labas eh. Eh, gaya ng at least buo pa ito. Kasi yung sa Luna, sirang-sira na siya. Remember in Luna, yung area na yun. I saw yung crack before eh. Kasi dinadala ko yung mga estudyante ko dati. Yun yung napakahandang part eh. You see the situation doon na talagang crack. Tapos, yun yung nagpaganda mismo doon sa place na yun. However, nung may nagdumaan na bagyo, at yun nga, nasira at natumbala na lang. So what they did, they restored it. They added the half of it, binuo nila using similar object na sa paggawa nun, and then they were able to complete it. Ngayon mas maganda na siya, nga lang of course it's half the original. Okay, so ito maganda naman. Tingnan mo yung door, yung pinaka main door. So puntahan natin sa taas. Let's try to see if pwede bang umakyat. Ibigin ko na lang muna ito. Para. Ano ba yan? Oh. Pakita ko sa inyo. So, this is the view pag dito ko sa taas. See, para siyang malaking balon. But I could see that there is a beautiful design sa mismong wall niya. There's a wall painting in it. On it pala. Tapos dito sa taas, tignan nyo. Pretty good. Puntahan natin sa taas. Hopefully it's alright. So this is how it looks. See? So I am on top of the watchtower. So kung aakyat po tayo, kasi bom. Doon lang tayo makuhulog. Aray ko. Ayan o. Oh, it's really good. Sa atin, I remember Jeju Island. Kasi ganito kaganda yung, you know,
on Jeju Island, parang if your house is along the beach and all the things that you see is just the beauty of the ocean, you will be left mesmerized. Kasi ang ganda eh. Oh, you can see this is a cove, San Fernando City Cove, and that's somewhere in Poro already. Then yung Thunderbird, yung Poro Airport, and then yung port kasi seaport, and then this area sa may Baywalk then area, and then sa wide area na yan, of course there is San Juan, Paknotan. Yeah, it's really good. So ganito pala, this is how it looks. So it must be really good to stay here kapag sunset. So huwag lang tayo mahuhulog, tabi-tabi po. Ayan, sisi, di ba ang ganda? Oh, I can't imagine. It's really awesome. What a view up here. Tapos dito yung mismong resort na sa Caril. Actually hindi tayo humingi ng permiso coming here, but since it's open naman, wala namang gate, so pumasok na tayo. Diba? Okay, as you can see yan. Alright, so mga kaibigan, we are in San Fernando City, La Union, and this is the watchtower here in San Fernando City. And of course, the San Fernando Cove. Okay, it's beautiful. I would like to see the sunset, pero parang matagal pa. It will take a few more hours, maybe 2 more hours. But I would like to come back here anytime later. Ayan. Okay. Kung gusto niyo pumunta dito, doon po kayo sa may bandang after Coca-Cola, if you're coming from the south. And then there is this area na papasok. It's not sa Coca-Cola, kasi pag galing ka ng north, it's before Coca-Cola. And if you're coming from the south, it is after Coca-Cola plant. Ayun, tapos may papasok doon, diretsuhin nyo lang, hanapin nyo yung beach, tawag nito, beach, I forgot the name, yung minention ko kanina. Ayun. Pasay, just follow the road. Ano ba tong vlog na to? Dapat nagbibigay ako ng insight. Okay, so that's it. Ang ganda na, ang presko-presko ng hangin dito. It's really good. I love it here. Especially if sana maganda kung, you know, there's an area where I can sit down. It's beautiful. Naalala ko talaga yung Jeju. It reminds me of Jeju Island. Kasi ganitong-ganito yung sa Jeju Island. Yung area. Especially in Udo. It's one of the islets sa Jeju. Yan, may tao dun. Kabang ka. So that's it for today. Thank you so much for watching my videos. And I hope that you can, you know, you can come and see for yourself kung anong meron dito sa watchtower na ito. It's really good. Maganda naman siguro yung effect pag nagpipicture-picture kayo, no? Ayun. Thank you so much. Bye-bye! Okay, so that's it for today. Thank you so much for watching. And yeah, don't forget to subscribe to my channel. This is Maestro Kelbong once again. Alright, so hit that like button and of course the notification bell to keep you updated of my uploads. Alright, so I'll see you. Bye bye, Caril, 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 Watchtower, San Fernando City Watchtower. Ayan po. It's empty. Bye bye. This is Maestro Kelbong.